helmet. Ito mga paps. So what's up? Magandang umaga sa inyo mga paps. Kwento ko lang yung konting pangyayari ngayong umaga. So nagising ako kaninang maaga ng 9. Sobrang aga ba nun? Magana. Magalas 10 na rin halos. Nasa 9:40 na. Iniisip ko kung ano yung gagawin ko. Para pagkagising ko, tinanong ko yung sarili ko talaga. Ano bang gagawin ko ngayong araw na to? Kasi nga las. So after ng ilang minuto, and naisip ko yung gagawin ko. Ito pala yung pinaka isa sa exciting or isa sa pinakamasayang vlog na gagawin natin ngayong araw na to mga paps. So ayun, baba muna tayo. So yun siya na, makalat yung kwarto. Burara! Ayun mga paps. Bali, for today's vlog, mag-upgrade nga tayo kahit papano ng konting part sa Vegaforce FI natin. So tulad nga ng sinabi ko, ito yung pinaka isa sa pinaka-exciting na gagawin ko or pinakamasayang vlog na gagawin ko para sa akin. Kasi kahit papano makakapag-upgrade tayo ng mga parts ng Vegaforce FI natin. Kasi alos 4 na taon eh. 4 na taon ko itong ginagamit. Ngayon lang halos makakapag-upgrade. Bali, ito. Ayan mga paps. Tapos, ito yung isa. So, update ko na lang kayo mamaya kung ano pa yung mga ikakabit na yan. Kasi naibalot ko na siya eh. Tapos, mamaya update ko kayo kung ano yung mga ikakabit natin. Yun na lang hanapin natin. Then, update ko kayo once na andun tayo kay Docarby. Then, pakakabit natin yan. Okay. Init. So prepare na tayo. Ito yung mga gamit na dala ko mga paps. Medyo mabigat lang talaga ng konti. Ay, nagulo ko na rin tong ano ko. Bali, nagpa-full tank muna ako sa malapit sa amin para walang aberya. Hindi na ako magbabaklas-baklas pa. So what's up? Magandang umaga ulit sa inyo mga paps. Kahit na 11:10 na tanghali. So kanina kasi mga paps, nung paalis na ako, nakapag video na ako. Kaso nung nagchecheck ako ng mga video na kailangan ng i-delete, kasi nga baka kapusin tayo sa memory, napansin ko na walang audio tong nirecord ko kanina. So yung pinaka cord pala ng mic ko is na natanggal ng kaunti, kaya hindi gumana. So pakita ko na sa inyo, pumunta ako ng shop na malapit sa amin, bumili ako ng brake pads. Kasi kahapon dapat bibili na ako, kaso ang binibigay kasi sa akin mga paps nung nagtitinda is pang New Year's party. Eh hindi ko naman kabisado kasi hindi ko pa sure, kaya hindi ko muna kinuha. Nag-research muna ako, so ang mga pwede palang ilagay sa Vegaforce ay natin, pang MIUI, MIU Soul, Sniper 135 or 115, halos iisa lang din pala talaga. At least, diba, sure tayo, kailangan nating magpalit kasi nung, kasi yung pinaka disco o rotor ba yung kung tawagin, napakalalim na kasi 4 taon ba na biruin mo. Hindi ko talaga napansin, sobrang lalim na pala niya. So yung pinalit nating brake pads ng mga nakaraang araw, papalitan ko na rin kasi tingin ko hindi na pantay ang kainan mga paps, panigurado. Kaya bago natin isalpak tong bagong disc na ilalagay natin, bumili na rin tayo ng brake pads na bago. Iisa-isahin ko sa inyo mga paps yung mga bawat papalitan natin sa motor na to. I-share ko sa inyo yun mga paps. Then yun, papunta na tayong Makati West Rembo. Samantalang ako, taga Binangon, Arisan. Ang layo eh. Hindi, ganito kasi yung mga paps. Pati ang mekaniko is maayos talagang gumawa. Mabalik-balikan ka talaga. Si Docarby kasi maayos gumawa, mabait makipag-usap sa mga customer niya. Ang pinakamahalaga talaga dyan mga paps, sinasagot na yung mga kailangan mong gawin. Hindi siya madamot mag-share kung ano yung dapat yung gawin mga paps. Hanggat kaya kanya tulungan, tutulungan ka niya. TBSC, yan, memory, PH, mga paps. Pagka kailangan nyo ng mga gamit sa pagbablog, madami si Sir Roland dyan. Shoutout Sir Roland, dami na nilo, dami na pating sticker na nakakabit. So pagka nandito na kayo sa Paratonda, dito sa 7-11, malapit sa memory PH, kaya gusto nyo magpagawa kay Docarby, didiretsuhin nyo lang to. Hindi ko lang masyadong alam yung mga street kasi taga-bundok ako. Yan, diretsuhin lang to. Sa pinakadulo nito, papakita ko mga paps. Ito nakakamiss bumiyahe sa ganito eh. Makikipaglandian ka talaga sa mga sasakyan. Kasi mga paps, dire-diretso lang natin to. Yan. Tapos pagka nandito ko na kayo sa bridge na to, dire-diretso pa rin. Yan, makikita nyo yung tatlong, anong, ay yung apat na yan. Dito lang tayo sa may Kalayaan, Edsa, Liliko. May makikita kayong S-Lex, S-Lex, Global City, S-Lex. Yan, liko tayo dito sa Kalayaan, Edsa. Dito lang tayo sa gilid mga paps.
Basta dire-diretso lang kayo dito mga paps. Tapos mapapansin nyo yung elevated. Ayan. Tapos pagkababa natin ng elevated mga paps, takanan tayo agad. Yan. Ngayon pagkatapos natin kumanan, kakaliwa na tayo. Kung may makikita kayong unang stoplight, ayan mga paps, kakaliwa lang tayo dyan. Yan. Dito tayo sa kabila para pagka nag-go na hindi tayo makaabala. Kasi yung iba dito is padiretso. Alright. Yan, dire-diretso lang to. Medyo traffic lang talaga. Nangyari. Basta yung pinaglikaw natin sa kalahayan namin yung mga paps. Dire-diretso lang to. Pagayon na ito. Kung nakita nyo itong paliko na to, tingin na kayo sa kaliwa nyo. Makikita nyo na yung Zamora Street. Yun, Zamora Street. Tapos, dire-diretso. Pinakadulo niya kina Docarby na. So, yun. We are here. Carby mga paps. Ayan. So ayusin na. Ito yung mga parts. Ito lang muna unang pagagawa natin. Papapalitan natin yung mags na stock. From stock. Pinalit ka natin to. Nabili natin SMX-135 na mags. Na stock mags. Maganda rito. Medyo mas malapad siya ng konti. Ayan. Pakita ko sa inyo kung ano itsura niya. Pag nalit na yung gulong natin. Para iwas gasgas. Galing. Diba, mas lumapad siya mga paps. Makikita niyo. Mas lalong bumuka yung gulong. Compare dito sa maliit na mags natin. Yan ang kinagandaan dyan. Nag-wide yung tire natin. Diba? Which is 9080 pa. 9080 lang to ha. Yan. So nandito na mga paps. Ito ikakabit natin tong mags. Inuna muna natin tong ikabit itong mags na to. Nilipat natin from stock. Ay si Docarby. Yeah. That's it. Am I right? Proven to proven. Yep. Weeks later. Kabundukan. So what's up sa inyo mga paps, magandang tanghali. So itong vlog na to is karugtong nung nagpa-install tayo ng Sniper MX-135 stock mags dito sa Vega Force FI natin. Dahil kasabay din no, nagpa-install din tayo ng OKM Racing brake set, yung disc brake mga paps. So bali ito na nga, unang-una humingi ako ng dispensa sa inyo kasi naputol yung vlog or naputol yung video habang pinapa-install natin kay Docarby. So nangyari, na-videoan ko na lang yung ibang part na hindi natin na-explain ko ano yung mga conversion na ginawa, ganyan, etc. So yun na nga mga paps, humingi ako ng dispensa sa inyo.
Pero ganito kasi yung nangyari nun, nawalan talaga ako ng gana mag-vlog, mga paps. Sa totoo lang, kumbaga, tinamad na ako mag-vlog talaga. Talagang nawalan talaga ako ng gana. Kasi ganun kasi ako, mga paps, eh. Pagka medyo may problema, pag hindi okay ang pakiramdam, pagka wala na sa mood, nahihirapan talaga akong mag-vlog. Kaya hindi na ako nakapagsalita after nung nangyari to. So ito na nga yung nangyari, mga paps. Explain ko sa inyo, pakikita ko sa inyo habang ini-install ni RB Timbresa yung mga kailangan ilagay dito sa motor natin, or habang kino-convert niya. Ayun na, may nangyaring aberya na talagang nagpabagsak ng mood ko talaga. So nung nilagay na yan, ayun mga paps, pakikita ko sa inyo yung front na mags ng yung front na mags na nabili ko sa San Pablo. Kasi sa San Pablo kasi, mga paps, doon ako bumibili ng halaya. So doon kami nag-meet ng seller, doon ko siya naka-chat or what. Bengkong pala yung mags, mga paps. Ayan, napaka-hassle sa akin, sobrang hassle. Unang-una, yung pagpapapintura ko nasa halos 1,500. Ayan, dalawa yan. Napakalaking halaga kasi sa akin ng mga paps. Yun nga lang, pagkakamali ko rin talaga. Inaamin ko naman pagkakamali ko. Naging kambante lang siguro ako masyado, mga paps, kasi kinagabihan bago kami mag-meet, nagkausap kami. Sabi ko, magdadala ako ng ehe para ma-check na rin yung mags, para makita ko may bengkong. So pumayag siya. Doon pa lang kasi, mga paps, parang nakuha na niya yung ano ko, eh, tiwala ko na wala namang bengkong. Pero nagdala talaga ako. Ang pagkakamali ko nga lang, nakalimutan ko na yung size ng ehe ng rear tsaka yung front is magkaiba. So nandun ako, naitry ko yung rear, wala talagang bengkong. Naitry ko yung ehe ng rear, hindi nagkasya sa unan. So hindi ko na-test. Kumbaga, hindi na ako nagpumilit kasi sinabi ko naman sa kanya kinabihan na magdadala ako ng ehe. So pumayag siya, doon pa lang nakuha na niya yung tiwala ko. Which is syempre, nasa akin pa rin ang pagkakamali talaga nun. Dapat chinek ko pa rin talaga maigi. So after naman yan, mga paps, nasettle naman namin nung seller. Nagbigay siya ng kalahati sa binayad ko. So hindi ko na rin siya masyadong pinagdudahan. Okay na yun para sa akin. So yun na nga. Yun yung nangyari nga sa'yo, mga paps. Basta nawala talaga ako ng gana, mga paps. Doon pa lang humingi ako ng dispensa sa inyo. Kaya eto, itutuloy ko tong vlog na to. Iko-continue ko, i-explain ko kung ano yung mga kinabit. Tapos pakikita ko rin sa inyo kung ano yung konting conversion na ginawa nung nilagay yung Sniper MX-135 mags tsaka yung OKM disc brake. So eto, mga paps, pakikita ko muna sa inyo yung itsura ng motor natin ngayon nung na-install na ng stock mags ng Sniper 135 tsaka yung OKM na brake set. Eto na siya, mga paps. Yan. Ayan na siya. Ching! So bali para sa akin, mga paps, naging komportable ako. Then naangasan ako, nagustuhan ko yung nangyaring conversion dito sa motor natin. So mapapansin nyo, ito palang kulay ng mags na to is fluorescent yellow. Tapos ito rin, yung nasa unahan, yan pa rin yung bengkong. So shoutout nga pala kay Docar B. Binigay niya tayo ng ano, binigay lang niya ng mura tong stock mags. Pero nasa akin, ang bala ko doon, pare-repaint ko rin ng fluorescent yellow. Tapos hindi ko na papipresto kasi malayo-layo sa amin ang C6, eh. Pati feeling ko mas mapapagastos ako doon. So ito na, mga paps. Bali, i-discuss ko na sa inyo or i-share ko na sa inyo kung ano ba yung mga nilagay or kung ano yung mga conversion na ginawa dito sa Vega Force natin. Unang-una, itong mags. Yan yung nilagay. Yan. Itong mags na to, ito nga, sa Sniper MX-135 na stock. So ang pagkakaiba niyan, malaki, mga paps. Dahil itong stock na to or itong mags na to is mas malapad na diyamak sa stock ng Vega Force natin. Napakalapad nito, mga paps, na laki na nilapad nito. So ano ba advantage nun? Siyempre, pagka sa gulong na kahit 9080 ang ilagay mo is nagmumukha siyang malapad. Tulad nito, 9080 yan, mga paps. Hindi lang yun, pangalawa yun, mas naging stable yung takbo niya. Tapos yung kung mahilig kang mag corner-corner, kung bumaking banking, mas maganda siyempre. Mas okay talaga pagka mas malapad siya. Ayan. Tapos yung sa unahan nga pala, mga paps, wala namang pinagbago kasi chinek ko din yung stock ng yung size nung sa Vega Force sa unahan tsaka yung sa Sniper MX-135 is pareho lang. Wala namang pinagkaiba. Halos parehas lang. Pero maganda sana kung ginawa nila medyo mas nilapad-lapad. Para, di ba, para feel na pillar, para mas pantay sana doon. Yun lang naman. Tapos eto. Oh, gagalit yung aso. Patingin dito. So yun lang nga. Yung pangalawa naman is yung OKM.
Ngayon, i-share ko muna sa inyo kung ano yung mga parts ng OKM yung ginamit natin. Unang-una itong caliper. Tapos pangalawa, yung pinaka-importante dyan, yung mismong mga bracket. Yung bracket na ito, ayan. Tapos itong bracket din ito. Yan lang yung kinuha ko halos sa OKM, mga paps. Siyempre, pati itong lagayin ng oil. Ayan. Tapos, bakit yung iba, bakit di ko na ginamit? Ito, explain ko sa inyo, mga paps. Kasi itong Sniper MX-135, ready na siyang lagyan ng disc. Unlike sa stock mags ng Vegaforce, kailangan pang lagyan ng palaman yun. Tapos, pagkalagay nun, lalagyan ng disc brake. So, another information na rin, pagka naka-Sniper MX-135 kayong mags, hindi na pwedeng ilagay yung sa stock na rotor disc na galing sa OKM. Kailangan ikakabit nyo dyan is yung pang Sniper MX-135 na talaga. Yun lang, mga paps. Kaya pagka nakabili kayo nito, medyo mapapagastos kayo ng konti kasi maghanap pa kayo ng stock na rotor disc na pang Sniper MX-135 talaga. Yun ang medyo magastos doon kasi yun lang halos ang magagamit nyo pagka ginawa nyo tong setup na to. Tapos ang pinaka-importante pala dyan, mga paps, ito yung i-share ko sa inyo. Yung bracket na galing dito kay OKM, babawasan to. Babawasan ng haba tapos gagawa kayo ng panibagong butas. Yan yung konting modification na ginawa dyan. Kasi pagka hindi binawasan yan, pagka hindi binawasan itong bracket na to, syempre medyo mataas. Sa mangyayari nyan, magiging kalahati lang yung kain. Yan yung conversion na ginawa dyan ni Doc Arby. Kasi pagka hindi yung binawasan, yun nga yung sinabi ko, alos kalahati lang yung makakain dyan. Tendency, hihina yung brake. As in, mahina lang talaga, pati hindi magiging pantay ang kain ng brake pads. Yan, makikita nyo naman, mga paps. Ayan yung line, no? Ayan yung line. Sabihin yan, ayan, buo yung kain niya. Buo yung kain ng pads. Yan. Make sure nyo lang na pagka magbabawas kayo ng dulo ng bracket na kasama sa OKM is pantay yung pagkakabawas nyo. Tapos, pangalawa nun, gagawa kayo ng panibagong butas. Make sure nyo lang din na sukat or tama yung butas na gagawin nyo para maging sakto pa rin yung magiging kain. Yan yung conversion na ginawa ni Doc Arby na talagang kinatawa ako kasi sobrang lakas talaga ng brake na yan. Ayan. Mamaya isasample natin yan, mga paps. Tapos itong lagay ng oil is dito na lang nilagay. Yan. Okay din yung dito nilagay kaysa dito ko ipalalagay kasi baka kalikutin ng mga bata, alam nyo yung mga ibang bata. Kaya mas prepare ko tong ganto na medyo tago siya. Ayan. Tapos kung makikita nyo rin itong brake hose, ayan. Honestly, wala namang problema yung sa stock. Talagang sadyang pinalitan ko lang kasi mas gusto ko yung design na silver. Ayan. Mas gusto ko yung design na silver. Tapos eto nga, papansin nyo rin yung brake pump nya, yung master, basta yung brake pump master yata yan, yun na yun. RCV. Kasi mula kasi ng una, mga paps, fan ako ng RCB. So, pinag-ipunan ko talaga to. Yan talaga ang gusto ko dyan. Pati mas gusto kong design talaga ng RCB. Yun lang, pero wala pa naman akong issue na masasabi sa stock. Kasi hindi ko pa naman nagagamit yun. Pero yung lahat ng mga natira is pinenta ko na siya, mga paps. Ayan. So, yun lang yung mga konting ginawa dyan. So far naman, maganda na may naging resulta. Sobrang angas, sobrang tindi yan. Tapos, eto rin yung kinabit nga. Rotor na RCB. Rotor ng RCB itong kinabit, mga paps. Yan, buong-buo rin yung kain dyan. Tapos, eto, pasensya na. Bala ko pang, huwag kayo magala, in-order ako ng rubber to. Nanakaw kasi, pambihira na. Pero, eto nga yung bala kong setup. Hindi na ako mag-shifter. Since na, mas komportable ako sa gantong setup. Pero, hindi ko rin alam sa susunod. Pero, sa ngayon kasi, mas gusto ko yung gantong setup talaga. Yung nakastack lang siya. Ayan, mga paps. Ayan na siya. Pakaangas. Pero bala kong gulong pala dito, mga paps. Papalitan ko lang 170. Kasi mas maganda yung fit ng 170 rito sa stack ng Sniper MX-135. So, bali yun lang, mga paps. Yun lang yung paaalala ko lang lagi sa inyo. Just in case na gantong setup rin ang gagawin nyo, yun lang ang gagawin dyan. Magbabawas lang sa bracket, tapos magbubutas ng panibago. Tapos make sure lang na pantay din yung pagbubutas na gagawin nyo para maging pantay din yung kain dito sa rotor. Yan, para maging pantay din. So,
Yun naman, happy naman ako. Maganda yung naging resulta. Sobrang nagustuhan ko kasi napakalakas talaga ng brake. Then shoutout Docar Bitimbresa. Sa mga gusto rin magpakabit sa kanya, halimbawa malapit kayo sa kanya or kaya nyong puntahan, lagay ko sa description yung address niya, contact number, tapos yung Facebook account niya. PM nyo lang siya. Then promise ko sa inyo magiging maganda yung kalalabasan ng brake nyo once na sa kanya kayo magpapa-install. Then mamaya testing natin to mga paps. Kaya gusto ko rin dito sa bundok talaga kasi para mas mapakita ko sa inyo kung gano'ng kakapit yung brake natin. Kasi pababa ito mga paps, lalo dyan mamaya tarik na tarik dyan. So pakita ko sa inyo para mas maging satisfied kayo. Kasi ito mga paps. Then yun na mga paps, testing na natin ang gagamitin. So ito mga paps, test na natin dun sa pababa na. So bali dito sa test natin, ang gagamitin ko lang na brake is yung sa rear lang. Kasi medyo tarik yung sa baba nito mga paps eh. As in tarik talaga, napaka lalim talaga niya. So titest natin yan dito. Ito na mga paps. Napaka tarik yan sobra. Ito ah. Hindi ako gagamit ng brake sa unahan. Kailangan. Ayan mga paps, sobrang lalim nito mga paps. Sa mga nakakaalam dito sa San Carlos, ayan. Ayan. Pero ang tutusin, talagang sobrang kapit nito mga paps. Kaso syempre hindi naman natin pwedeng apaka ng sobra kasi maglalak yan. Hindi naman tayo ABS eh. Pero sinasabi ko nga sa inyo, ayan, hindi ako gumagamit ng front brake, halos sa rear lang talaga. At tapos ang pinakamaganda dyan mga paps, hindi siya sobrang hirap apakan. Yun kasi yung pinaka na gusto kong conversion ni Docarby kasi hindi siya pilitan. Tapos pangalawa, hindi siya yung haplosin mo lang maglalak na. Tamang tama lang siya mga paps. Kumbaga para siyang Raider na binuwasan lang na konting konti. Ganun ka solid yung brake nito mga paps. Basta sobrang ayos, sobrang satisfied talaga ako sa kinalabasan nito. Medyo nakikita niya talaga yung expectation ko. Akala ko parang halos stock din. Yun nga lang, mas malakas to sa stock. Tapos mas komportable itong apakan kesa sa stock. Ito kasi papitik-pitik lang eh, eh no. So yun lang mga paps, share ko lang sa inyo. Nandito na lang yung vlog ko. Tapos shoutout ko pala, may shoutout pala ako. So paabot pa ba? Sorry sorry. Diba yun? Kamu naman lobat. Yan lang. Then shoutout kay Anthony Mendoza, then Aaron Villanueva, Joed Valera, tsaka kay Darpun Salan. Ayan. Sorry, muntik ko pa makalimutan. So hanggang dito lang yung vlog natin mga paps. So yun lang mga paps, lagi tayong mag-upload ng video kahit na mahina ang views natin. Tuloy lang tayo, tuloy lang lagi. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa mga nag-i-start din mag-vlog dyan, huwag kayong susuko kahit na 10 views, 20 views lang yan. Mahalaga may naniniwala sa inyo at mahalaga masaya kayo sa ginagawa nyo. So yun lang mga paps, please like, share, and subscribe. Edit ko na agad to. Nalate, sorry.